Magandang araw po sa ating lahat mga kabackyard at katatapos lang po ng ulan dito sa atin ngayon. At medyo magulo pa dito sa ating backyard dahil nga katatapos po ng ulan, no? So ngayon mga kabackyard, ang gagawin natin ay i-harvest natin yung mga itlog ng bibe doon banda sa ating mga bibe doon. Papakita ko sa inyo yung napisana na itlog doon sa ating incubator at yung mga sisiw po natin, ano. So yung mga sisiw natin mga kabackyard, ayan sila. So nilipat ko sila dyan sa tabi ng ating incubator, no. So pakita ko sa inyo yan mga kabackyard. Pero tignan din muna po natin yung ating ano, incubator mga kabackyard. Ito. Ito yung ating incubator. Ayan, napisa na yung mga bibe. Ayan, may apat na po napisa. Ayan sila mga kabackyard, oh. Nalagay ko muna sila sa baba. Ayan. Ayan sila. Ito po yung mga in-incubate natin na itlog ng bibe noon. Dahil nga po, ano, may kumakain doon sa ilal sa ating pugad ng mga bibe, kaya in-incubate na lang natin sila. So ngayon ay successful na silang napisa. At meron pa pong mga pasunod, ayan. So ito mga kabackyard, oh. Apat pa lang yung napipisa dito ngayon. Diyan muna sila. Ang dami ng shell dito sa baba mga kabackyard. Tsaka na natin lilinisin yan kapag ano. So ayan sila. Tapos po yung mga shell na to. Kasi tinulungan ko po yung mga yan, eh. Ayan, ayan mga kabackyard, oh. Ito yung mga shell na ano, nagamit nila. Ayan. Ito po. Kaya ano, madami yung bibi mga kabackyard na pag napipisa, madami silang to, nadumihan na nila to. Karoon na ng green. Ah, dumikit na. Pero okay lang siguro yan, di ko muna ano, gagalawin. Pero madali lang alisin to mga kabackyard. Huwag niyong pepersahing alisin yung mga nagdidikit na ganito kapag nagpapapisa kayo ng ano. Ayun, naalis na rin siya agad. Malambot pa po kasi. Kapag ka ganyan nangyari yan sa inyo mga kabackyard, huwag niyong pepersahin na alisin. Kapag may, lalo na sa bibe mga kabackyard, sa pato, sa itik, no? Yan, pagka ano, nagkakadikit-dikit yung kanilang mga itlog. So ang gagawin nyo lang mga kabackyard, papatakan nyo lang siya ng maligam-gam na tubig, no? At dahan-dahanin nyo pong alisin. So itong mga to mga kabackyard ay mapipisa pa lang itong mga to. Itlog lahat yan ng bibi natin. Tapos itong mga yan ay itlog ng manok. So ayan, apat pa lang po napisa, kaya apat pa lang din itong andyan. Kailangan na naman natin mag-disinfect mga kabackyard. At yung ating mahiwagang lapis. Ayan. Ayan po, ang update dito sa ating incubator ngayon, no? Meron na nang pisang apat na bibe. Tsaka sa 23, may mga mapipisa na ng mga sisi ulit. Ayan. Kotakpan ko lang mga kabackyard dahil bumababa na yung temperatura. No? So, baka malunod yung ating mga napipisang ano, log. So ayan. Yan siya ngayon. At bukas papakita ko rin po sa inyo once napisa na lahat yan. At yung ating mga sisiw dito mga kabackyard. Lahat ng sisiw natin mga kabackyard ay papisa natin lahat yan sa ating incubator, no? Yan sila. Lahat po ng mga ito ay pinapisa lang natin sa ating incubator mga kabackyard. Lahat ng mga sisiw dito kasi hindi po ako nagpapalimlim ng itlog sa ating mga inahin. Kasi nga po ay matitigil yung kanilang pag-iitlog, kaya ano, hindi ko po pinapalimlim sa kanila yan. Kaya dire-diretso lang din ang kanilang pangingitlog. Medyo matamlay yung mga ating mga sisiw ngayon mga kabackyard dahil nga medyo umuulan-ulan na dito sa atin. Kaya
ginagamot ko na sila mga kabakyard. Ayan, no? Ayan po sila. No? Ayan. Matamlay. Medyo bagsak ang pakpak. Kaya kapag gabi ay nilalagay ko po sila sa karton. Ayan sila. Ayan. Lahat po yan ay papisa natin sa ating incubator. Ito yung mga sisiu. Tamlay sila ngayon kasi nga paulan-ulan tapos malamig na yung hangin kaya yan sila. Kaya pag gabi mga kabakyard ay kinakarton ko po yung mga yan. Yan sila o. Mag-1 week yung iba. 1 week tapos yung iba ikapipisa pa lang po. Yan, pag gabi ko lang naman sila kinukuha mga kabakyard. Then kapag umaga na mga kabakyard ay inilalagay ko na sila dito ulit. So maya-maya lang ay ilalagay ko na po sila sa karton nila. O yan sila mga kabakyard. 40 heads tong mga to mga kabakyard. Medyo natatakot lang sila sa akin. Ayan. At ginagamot pa lang natin yung iba kasi may sipon tapos yung iba ay medyo laglag yung pakpak kaya yan. Sila mga kabakyard. Medyo naiingayan kasi sila dito sa ating ano, ating takip sa kanila. Kaya ayan. Yan sila mga kabakyard. Yung ating mga sisiu. Ayan. Malakas naman po silang kumain. Ang kaso lang, yung kanilang itsura ay medyo matamlay yung iba. Yung iba lang naman po. No? Pero sana makuha sa gamutan natin mga kabakyard. Ano? Tapos yung ating mga papisa na RIR mga kabakyard. Dark mahogany na, ano, na Rhode Island Red. Saka yung Black Australorp natin ay nandiyan, andito po. Tapos napisa sila ng 29 ng May. So magwa 1 month na yung mga yung, sa ano mga kabakyard sa June 29 din, no? So ayan mga kabakyard at yan po ay papisa natin sa ating incubator dahil po nabili lang natin yan ng fertile eggs. So tapos ito po iba nating mga alaga ditong sisiu. At may mga papisa pa niyan po tayo sa ating incubator pa din. Ayan sila mga kabakyard. So habang hindi pa tayo nag-aalaga ng 45 days, sila muna yung gagamit ng DIY na kainan na ginawa din natin dati. So ayan mga kabakyard. At samahan niyo po ako ngayon na mag-harvest ng ano, itlog ng bibe. No? So, ayan. Ito po yung gagamitin natin. Harvest natin yung itlog ng bibe, mga kabakyard. Doon. Sa ating ano, yung tinanim nating mulberry, mga kabakyard, na matataba. Ayan na sila ngayon, no? Lalaki na po nila. O, doon tayo ngayon sa ating mga ano, katatapos lang po kasi ng ulan eh. Ayan. Katatapos ng ulan mga kabakyard at ito yung ating blue ternate mga kabakyard oh. Nasipag niyang mamulaklak. Ito yung ating blue ternate. Ginagawa po namin siya ito. Itong kanyang bulaklak. Ayan. Mga kabakyard ay marami kasing benefits yan eh na ano ayan. Kung kayo po interesado pwede nyong i-search yan mga kabakyard kung anong benefits ng blue ternate or blue ternate. Ito rin yung ginagawa nila na pinangkukulay sa mga blue rice mga kabakyard saka yung mga lemonade. Kung bakit blue yung lemonade, ito yung organic na pampablue ng lemonade mga kabakyard.
blue ternate, no? Pinapakuluan yan, ginagawang tsaa. Tapos, iniinom. So, ito po yung iniinom namin. Or minsan nilalagay namin sa sinaing para maging color blue. Ayan. Tapos, dito tayo mauuha ng naulanan na itlog ng bibe. Ayun, no? Ang dami na pong itlog ng bibe, mga kabackyard. Ayan. So, ayan yung ating itlog ng bibe, mga kabackyard. Ngayong tag-ulan, ay hindi po ako nag-a-allow na, para sa akin, mga kabackyard, no? Ay hindi maganda yung magpapisa tayo ng itlog ng bibe ngayong tag-ulan. Dahil nga po, nababasa yung itlog, tapos kapag yung mga bibe kasi, mga kabackyard, nature na nila yan na maligo ng maligo, no? So habang naglilimlim yung mga yan, mga kabackyard, ay after nilang maligo, pupunta na sila sa kanilang mga itlog. So hindi maganda yon, mga kabackyard, kasi nga masisira po yung ating mga itlog ng bibe. So ayan, para sa mga nagsisimula kagaya ko pa lang, ay mahalaga ang bawat isang itlog ng pinaparami nating mga alaga, mga kabackyard, no? Kasi nga po, yan po yung ating panimula. So basa na, mga kabackyard, dahil katatapos ng ulan na yan. So habang nagsisimula tayo, malaking bagay bawat isang itlog, mga kabackyard, na masasayang kapag irresponsible tayong nag-aalaga ng mga hayop, no? Kaya dapat ay tinututukan po talaga natin, no? Para nasa ganun ay hindi masayang yung mga pinaghirapan natin, mga kabackyard. Kasi kapag pinabayaan natin to, 100% sure, mga kabackyard, na walang mapipisa sa mga to, dahil tuloy-tuloy ang ulan, tuloy-tuloy lang yung buhos ng ulan, mga kabackyard, hindi matutuyo yung kanilang itlugan, no? Not unless yung inyong kulungan ng bibe ay may cover, no? Pero syempre hindi naman advisable na lagyan po ng cover, kasi nga kawawa yung mga bibe, mga kabackyard. Gusto niyan yan, mga nauulanan sila, gusto nila yung naarawan din sila, no? Para natural lang yung kanilang environment. So ayan, meron tayo na harvest na 3, 6, 9, 12, 15 eggs. Ayan, mga kabackyard, oh. So ayan, dapat ay namomonitor po natin na maigi ang bawat alaga natin, kasi malaking time yung masasayang, at malaking halaga din ang masasayang, mga kabackyard, once na tayo ay naging irresponsableng nag-aalaga ng mga hayop, mga kabackyard. Kasi minsan lang mga itlog yan, tapos masasayang lang. So yung time tsaka yung pagpapakain natin sa kanila ay sayang lang din. So ayan sila, oh. So hopefully yung 11 na inaalagaan kong malalaki na doon ay maisama na rin yan natin dito sa mga to. Na medyo lumaki-laki na sila, kasi yung mga sisiw ng bibe, mga kabackyard, ay prone yan sa mga daga, no? Gustong-gusto po sila ng daga. So ayan yung mga alaga natin dito, yung isa nakatay na. So ganun kasi talaga, mga kabackyard, lalo na pag yung barako ay inaaway nila. So syempre, pag kasinama mo dito yun, hindi na magkakaroon ng peace dito sa kanilang kulungan. Lagi lang may away. So yung magkaibigan na dalawang barako, yun lang yung nagsasama dito. Pero yung isang pinapatay nila, mga kabackyard, tinuluyan na namin. So ayan, ito po yung ating na-harvest. Ngayon na egg ng bibe. So ayan, kasi maglilimlim na yan, eh, panigurado itong nangingitlog dito. So ayan, lagi silang basa, kagaya niyan, no? Basa sila, tapos mamaya maglilimlim na, pupunta nila tong itlog nila. Maiinitan, tas mababasa, naku, sira ang itlog, mga kabackyard. So ayan, yun, mga kabackyard, oh. Nakapag-harvest na tayo ng itlog ng bibi natin.
So ito po ang itsura dito sa baba. Kapag tinignan mo siya sa from here hanggang sa taas. So slope po ito. Pababa po dito. Doon yung mga silungan ng ating bibe. Ayan. Dito yung aking blue ternate. Isang puno lang yan mga kabackyard pero makapal na siya. Ayan. Ayan. Tapos balak ko po dito banda magtanim ng mais. Diyan banda sa dulo. Palibot. Diyan ko po itatanim yung ating mga mais. Tapos doon, medyo masukal pa dito. Inaayos pa lang po, no? At pinipilit ko kahapon na ipump yung tubig dyan. Ayan, papump ko. Kaso ang gamit ko lang yung pump dito. Ayan. Doon yung ano, meron pong inuuling yung father ko doon banda. Nag-uuling siya. So dito medyo, ano, medyo tambakan pa dito kasi nga hindi pa masyadong naayos. Okay, yan. So dito yung ating ano, mga manok. Doon pataas, doon ay tambakan ng kahoy. Pagka may mga nasibak na kahoy. Aha, ayan po ang sinasabi ko mga kabackyard. Yung kanilang itlog, may itlog dyan. Mukha na siyang ano, mukha nang dumi ng ng pato. Ayan, dinumihan na mga kabackyard. Ayan, kaya dapat ay siguro kukunin ko yan mamaya na lang kasi madudumihan lang ang ating kamay. Kukunin ko po yan at huhugasan ko tsaka ako po isasama dito. Ayun, balik tayo dun mga kabackyard. Naglagay ako dyan ng ano, nagpatulong po ako tapos naglagay ako ng yero. Pinagsama-sama ko yung mga kahoy para nasa ganun hindi po kalat-kalat, no? So ayan, dyan po yung aming mga panggatong. Ayan. Tapos dyan ko po dito ko po balak magtanim ng mais. Palibot mga kabackyard. Ayan. Ayan po mga kabackyard, palibot dyan. So ayan. At ngayon mga kabackyard, magpakain tayo ng ating mga alagang manok. No? Medyo kukunti na dahil nakatay-katay na po yung iba. Katay na kasi may mga dumadating na bisita. Oo, ayan. Kukunti na sila. Ayan po yung ating ano, mga sisiw. At dito ko po ilalagay muna ito. At mamaya ko aasikasuhin yan. Pupunasan ko kasama nung nakita natin dun na madumi. Tapos isasalang ko na sila sa incubator mga kabackyard. Kabackyard, magpapakain tayo ng ating ano, mga manok. Ayan sila ngayon mga kabackyard, no? Medyo kumunti na sila. Kasi nakatay na iba. Nakatay na po yung iba. Kaya ano, magpaparami tayo ulit. Tapos nagtanim ako dito mga kabackyard ng nagtanim po ako dito mga kabackyard ng ano, karimbuaya. Ayan yung nilalagay sa lechon. Ayan sila. Tsaka meron pa maalok bati.
Ayan, cuttings lang po ito ng karimbuhaya tapos nilagay ko dyan. Tumutubo naman na siya ngayon. Marami na siyang dahon. Ayan. Dati nung tinanim ko po yan, wala siyang dahon. Ayan. Ayan siya mga kabakyard, no? Ito yung ating mga manok. Yung ating mga aray-ar. Sana ay mga itlog na. Ayan. Dito banda mga kabakyard, mataas na dito. Kaya pababa hanggang doon sa baba. Pero maliit lang din po itong area namin. Pero subukan natin makapagparami ng alaga dito mga kabakyard, no? So balak ko niyan, dito tayo magtatayo ng itong buong to ng kulungan ng pabo. Ayan. Yan yung mga Rhode Island Red mga kabakyard. Yung ating mulberry. Ayan. Medyo yung kanyang bunga ay maliliit pa kasi nga hindi pa niya naman talaga time mamunga mga kabakyard, no? Tsaka di kasi siya napuprune. Pinuprune lang kapag may bibili ng cuttings. So ayan. Tapos yung mga naprune na dito, ayan, no? Bagong, may mga bagong suloy na agad. Ayan. Yung ating mga manok. Ayan. At yung ating mga malalaking cuttings na pinaparooted ng ating mulberry. Ayan, taba na. Matatabang puno. Puno na to actually mga kabakyard. Ayan, tapos may mga suloy na. Ayan. Basta huwag nyo lang pong gagalawin yung mga dahon ay yung mga puno na habang tumutubo siya, huwag nyo pong gagalawin para hindi mamamatay. Tapos ito po yung ating mga dark mahogany na Rhode Island Red tsaka black Australorp na mga future breeders mga kabakyard. Ayan. Ayan sila. So, ito yung mga magiging breeder natin mga kabakyard. At dito tayo kukuha ng panimula sa ating manukan. Ayan. So, once na na-start na itong dumami, no? Mag-start na din na gumanda itong ating backyard. So, sa ngayon, pinapalaki muna natin sila. Ayan. Ayan, mamaya kakain na sila. Heard natapon yung ating feeds. Pinaspasan na ng ating mga manok. Ayan. Natapon. Kanilang snack. Ito yung iba. So, pakainin lang natin yung mga iba sa yung mga Texas mga kabakyard. Pagin natin. Ayan sila. Doon yung mga Texas dito sa loob. At itong ating mga alaga dito sa isa pa. Medyo nababaha kasi sila dito mga kabakyard. Kaya ayan. Snack lang nila yan, yung feeds. Kapag darak po ang kinakain nila mga kabakyard. Pag gusto ko lang silang makita tuwing hapon, ganyan. Binibigyan ko sila ng kaunting feeds. Wala na yung ating hubbard dito mga kabakyard at naulam na din. Ayan. So, hopefully makabili pa tayo niyan ng bago. So, ayan. Hopefully mga kabakyard ay makabili tayo ng bagong alaga.
alaga natin. Kalat-kalat sila mga kabakyard. Tapos, pakainin po natin itong mga to. Ito po. Pakain natin dito sa ating mga ano, Rhode Island Red na mga sisiw saka Black Australorp mga kabakyard. Sila. Ayan. Kain na sila mga kabakyard. Ayusin lang natin kasi hindi na sila magkasya. Ayan. Ayan mga kabakyard, ganyan lang magpakain ng mga sisiw. So itong mga ito mga kabakyard, kinakarton ko pa rin sila kapag gabi. Kasi mahirap na baka masalisihan po tayo ng ano, mga daga. So ayan. Sila mga kabakyard oh. Ito yung mga ano natin. Bilisan yung lumaki para ano, kapag benta na tayo ng mga itlog. Ayan. Ayan lang ang routine ko every afternoon mga kabakyard. Ayan. Ayan sila. Masaya sila kasi tapos na yung ulan. At nakakalabas-labas na sila. Iba lumalapit pa. Ayan. Wala na ako ibibigay. Ubus nyo na yung ano eh. Ano ba tingin nga. Ang laki na siya mga kabakyard oh. Ayan, ating Rhode Island Red na production red, production type, ika nga nila. Ayan. Tapos yung ating ano mga kabakyard oh, Luya. Malalaki na. So, yun lang muna po sa ngayon mga kabakyard. At happy farming po sa ating lahat.